mula sa bulwagang pambalitaan ng university. Teka, ano yan? Patulog pa! Cut! Mula sa bulwagang pambalitaan ng university. What the exercise? Cut! Mula sa bulwagang pambalitaan ng University of Southern Mindanao, ito ang USM Patrol! USM Kabatan at buong North Cotabato, ito ang USM Patrol! Magandang araw! Ito ang mga kaalaman at balita aming nakalap. Para sa ulo ng mga nagbabagang balita, College of Engineering at Computing nagdaos ng taunang CENCOM acquaintance. At para sa ibang headline, sa ulo ng mga nagbabagang balita, Google Apps for Education idinaos sa University of Southern Mindanao. Para sa comment ng bayan, alamin natin ano nga ba ang tingin ng ibang tao sa computer science. At samahan natin si Eman Simplisiano para sa kanyang maikling dokumentaryo. Isang Google Apps for Education seminar ang idinaos sa University of Southern Mindanao. Nagpapatrol, Nelson Balay! Umaga pa lang, marami na mag-aaral na kumukuha ng kursong Computer Science at Information Systems ang nag-abang sa harapan ng ICTC. When I am discussing one topic here in front, I want all of us to be in the same page. Wala akong gagawa ng ibang activity, okay? Ito ay pinakaunang workshop na gaganapin sa loob ng universidad na pangunahan ng Pixels Company. Ang Google Apps for Education Workshop ay isang proyekto ng Google Incorporated upang ipahatid ng makabagong teknolohiya para sa edukasyon o tinatawag na Google Apps for Education. Makasamukha ng mga dumalo ang pananabik at saya sa naturang aktibidades. Nakan kayo, magkipangimong ganyan sa Google Seminar. Nya, nag-type me. Grabe sa dyan, ikaalibay. Nya, ay, nanay kamera. Ay, naisa akong mga fans niya. Hindi lamang sa Pilipinas ginagawa ang naturang workshop patungkol sa Google Apps for Education. Aniya, isa lamang ang Pilipinas sa mga maswerteng napili ng Google para sa naturang layunin. Ito ay ang ipromote ang paperless community. Of course, we want to educate all the students, teachers, and staff on how they could use Google Apps for their daily tasks and again for their future, especially for the students. Malaki talaga ang nagiging tulong ng makabagong pamaraan sa pagtuturo at pag-aaral gamit ang mas high-tech na teknolohiya. Sa pangunlad ng ating teknolohiya, hindi maitatangging mas gumaan pa ang ating pang-araw-araw na buhay at gawain. Nelson Balneg, USM Patrol. Sa ating comment ng bayan, ano nga ba ang tingin ng mga estudyante sa computer science? Ating alamin sa ating bayan patroller, Carol Carino. Hello guys! Ito po tayo sa segment nating Comment ng Bayan! Iikuti natin ang habakan at magtatanong sa kung ano ang kanilang opinion patungkol sa computer science. At yung kanilang tanong? Istoryahe! Pag marinig mo ba ang salitang computer science, ano naman sabi mo? Internet. Internet? Ano pa? Maliban sa internet? It involves on the computer research. Yun lang? Pag narinig nyo ba ang salitang computer science, anong masasabi mo? Para sa akin, parang high na siya, tsaka parang astig na siya ngayon. Ouch! Pag narinig mo ba ang salitang computer science, anong masasabi mo? It's all about electronic devices. Electronic devices. Ano pa? Communication with other countries. Ah, yun lang. Yes. Sige, thank you. Pero hindi ba isa sa isa nagulat na pwede po tanong? Pwede. Ano ba ang masasabi mo sa salitang computer science? Based on my research that computer science or the computer science students will be graduated as computer scientists and they will do amazing stuff like research, scientific programming, and business programming. Then I think that every branch in the science world
can be paired in computer science. Yun yung masasabi niya. So, thank you, Ate! Bye-bye! Para sa ating weather report at bulat kaalaman, tanungin natin si Kuya Amir dyan. Kuya Amir? Hello! Nandito naman po tayo sa ating ulat panahon. Ayon sa ating monitor, ang Luzon ay makakaranas ng konting pag-abon, habang ang Visayas naman ay magkakaroon ng konting pagkidlat at pagkulog. At sa Mindanao naman, kung saan ginaganap ang taunang Celcom acquaintance, ay magkakaroon ng malinsangang panahon, kung saan lahat ay magsasaya, mag-enjoy. So please, sit back and enjoy. Ayon naman sa ating ulat kaalaman, alam niyo ba kung saan nagmula ang computer? Alam niyo ba na nabuo ang salitang computer mula sa salitang French na computer? Nahiniram naman mula sa salitang Latin na computare, na ang ibig sabihin ay to count o sum up. Ito ay unang ginamit sa salitang Ingles noong 1646, na ang ibig sabihin ay one who computes, sapagkat ang salitang computer ay pangalan ng isang trabaho at ang karamihan sa mga computer noon ay mga kababaihan dahil na rin sa tagay nilang mahabang pasensya. Sila ay gumagawa ng paulit-ulit na kalkulasyon na kailangan sa pag-compute sa mga bagay tulad ng navigational tables, tide charts, at planetary positions. Ngunit saan ba talaga nagmula ang computer? Nagmula ang computer sa Abacus na siyang pinakaunang device na ginamit ng tao upang makatulog sa pagko-compute. Sinundan ito ng Napier's Bones na naging basehan sa paggawa ng slide rule. Sumunod naman ang mga invention tulad ng Shekhar's Calculating Clock, Pascalid, Tabulating Machine, at marami pang iba, hanggang sa naimbento ng isang English mathematics professor na si Charles Babbage, kilala bilang father of modern computer, ang disenyo niyang analytical engine, kung saan ang disenyo niyang ito ang naging basehan ng basic framework ng mga modernong computer. Mayroong tatlong henerasyon ng computer mula nang ipinakita sa mundo ang disenyo ng analytical engine noong 1837. Ang first generation na gumamit pa ng vacuum tubes, ang second generation na gumamit na ng transistors, at ang third generation na gumamit na ng integrated circuits upang mas mapabilis ang mga computers. At yun lamang po para sa ating ulat kaalaman. At laging tandaan, pag walay komsay, walay kalipay. Bye-bye! Ano nga ba ang computer science? Abangan sa pagbabalik na USM Patrol! Worried about dandruff? New anti-dandruff / hair shampoo. Glam clears dandruff and hair. Yes, Claire. No hair, no dandruff. Pizza! Babat! Uy! Nakita ko na to! Uy! Pita! Mamat! Uy! Pita ko! Pita, mapapahabol ka sa sarap! Pita ko! Bumalik ka dito! Ano nga ba talaga ang computer science? Samahan niyo ako para sa aking maikling dokumentaryo. Gadgets, apps, operating systems, electronic devices, web applications, social networking sites. Familiar ka ba sa mga ito? Alam mo ba kung paano ito nabuo? Sino-sino ang nasa likod nito? Ano ang mahalagang ginagampanan ng mga ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Tara, samahan niyo ako at ating alamin ano nga ba ang COMSAI. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight. If you need help, if you need help, I'll shut down the city lights. I'll cheat out there and try to make you well, to make you well. Tungo kami sa bayan ng Ulan, Lord Cotabato, kung saan ating kakapanayamin ang isa sa mga instructor ng computer science doon. Tara! Give me reasons to believe. Say
and I will do it for you. Sa wakas, andito na po tayo ngayon sa Bayan ng Lang, kung saan na dito nga ang Southern Baptist College. At pakasabihin na natin at ating kakapanayamin ang sabing instructor. Well, tara! Napakarami ng definisyon ang aking narinig patungkol sa computer science. Ngunit, ano nga ba ang computer science? Paano ito nahubog ang kasalukuyang moderno panahon? Computer science, it prepares you for a proficiency in designing, writing, and developing computer programs and computer networks. The field incorporates the study of computer algorithms and their implementations. Actually, yung computer science by itself is not a profession, but it leads to a career such as software development, network administration, and other IT careers. Development of gadgets are computer scientists. Sa pangkalahatan, ang computer science ay hindi lamang nakatuon sa mga bagay na nauukol sa computer, kundi naaayon din ito sa panig ng pananaliksik, matematika, at pag-aanalisa. Yun naman po ang mga balitang nakalap. Ito ang USM Patrol! Yeah!